Hai. Hello guys, for tonight's video, I will be cooking batod. So, simple lang po ang paraan natin ng pagluluto. Ipapakita ko muna sa inyo ang mga ricanin. Of course, ang ating main ingredient, ang coconut worm. May ano po tayo, bawang, onion, luya, kamatis, spring onions, magic sarap, at saka yung ajinomoto. A few moments later. Ayan guys, mainit na po yung ating lutuan. Lalagyan na po natin siya ng kaunting oil kasi magpuproduce po siya ng oil later ang ating coconut worm. Kaunting oil lang pampaluto ng ating mga ricados. Hihintayin lang po natin minit yung oil. Ayan, pwede na po natin ilagay ang bawang. Pasunod po natin ilagay ang onion. Sabay na rin po natin yung luya. Saka ilagay na natin ang ating main ingredient. Pansin po natin na may mga buhay pa. Pero nagupitan ko na po yung sa may bandang chan nila para lalabas yung kanilang laman loob at saka makapag-provide ng sariling oil. No? Kasi kung hindi natin gugupit na hindi natin palalabasin yung kanilang mga laman loob, may tendency na hindi sarap yung pagkaluto kasi hindi lalabas yung oil niya. A few moments later. So, lalagyan na natin ng soy sauce para mas nunuot yung alat bukod sa kanyang sariling taste at magkaroon din ng color. Lalagyan na natin ng suka with sili para mas feel natin ng hang. Alright. So, yan. Hihintayin lang po natin ma-dissolve yung kaniyang water na oil na lang yung matira. Tatakpan lang po natin at sisilipin lang natin mamaya. A few moments later. Guys, ayan na po yung hinihintay natin. Na-dissolve na po yung water. Oil na lang po yung kaniyang matira. So, kukumplahan na po natin siya ngayon. Ilalagay na po natin yung ajinomoto, paminta, powder, kunting magic sarap. Ilagay na rin po natin ang kamatis, tsaka ang spring onion. Maghihintay na lang tayo ng isang minuto para sumunuot yung kaniyang sarap. Lalagyan din po natin siya ng ketchup for additional color. A few moments later. Guys, isi-serve ko na po ang ating nalutong coconut worm.